Hey, what's up mga bro? So ngayong araw ang unang araw ng play-in tournament. Laban ng 10 place at 9 place, Charlotte Hornets laban sa Indiana Pacers. Sino kaya ang mag-a-advance at sino naman ang malalaglag? Tara at pag-usapan natin yan mga bro. Well, sa first quarter, sobrang init ng opensa para sa Pacers. Kung saan 5 minutes pa lang ang dumadaan, nasa 20 na agad yung nagagawa nilang puntos. Dahil yan sa napaka-init na quarter para kay Doug McDermott. Sa halos 5 minuto na yan, nakagawa agad siya ng kanyang 16 points, shooting 4 of 5 pagdating sa 3. Kaya naman dahil sa kanya, nakapag-bound din agad ng napakalaking galamangan, etong Pacers. Tapos sumunod naman sa kanya yung 8 points ni Brissett at 5 points para kay Brogdon. Sa init nga ng shooting nila, lumamang agad sila ng 16 points sa first quarter, 40-24. Para naman sa Hornets, 2 points pa lang ang nagagawa nila Terry Rozier at Miles Bridges. Dalawang leading scorer nila yan na kailangan nilang umiscore ng malaki ngayong game. Sa second quarter, ganun pa din ang nangyari mga bro. Kulang na kulang etong depensa para sa Hornets. Ilang mga easy basket nga ang binibigay nila para sa Pacers. Kulang sa effort at kulang din sa help defense. Kaya naman kahit nagagawa nilang makaiscore, doble naman ang balik niyan kapag Pacers na ang kakana sa kabila. Tapos napakababa din ang shooting percent para sa Hornets mga bro. Meron silang 38% pagdating sa field habang 21% naman pagdating sa labas. Habang ang Pacers disente ang naging shooting, 55% pagdating sa field at 50% pagdating sa 3. Kaya naman hindi nagawang makadikit netong Hornets pagtapos ng second quarter, 69-45. Pagdating ng third quarter, wala pa din akong nakikitang pagbabago sa depensa ng Hornets mga bro. Dito umabot na nga din sa 30 yung inilamang ng Pacers sa kanila, 108-78. Yung rookie na si Lamelo Ball alatang wala sa laro ngayon mga bro. Pagtapos ng third quarter, meron lamang siyang 5 points at 2 assists while shooting 1 of 7 pagdating sa field. Well, hindi to yung Lamelo Ball na ine-expect kong magpapakita ngayong game. Hindi ko alam kung tuluyan na din siyang nawalan ng pag-asa dahil sa laki ng lamang ng Pacers sa kanila o talagang kabado din siya sa laro. Pero ganun pa man, hindi mo din talaga masisisi yung ganda ng inilalaro ngayon ng Indiana Pacers. Opensa at depensa, talagang malayo ang agwat nila sa Hornets mga bro. At sa uling quarter, tuluyan nang hindi nakahabol itong sila Lamelo Ball. Umaasa ako kahit papano maibaba nila sa 10 yung lamang ng Pacers. Kaso nasa 4 minutes na ng 4th quarter, halos nasa 20 pa din yung hawak na kalamangan netong Pacers. Kaya naman hindi ko napaabain pa at sa uli, tuluyan ang natalo ang Charlotte Hornets mga bro. Kaya naman ang ibig sabihin yan, ang Pacers ang mag-a-advance at hihintayin na lang nila kung sino sa Celtics o Washington ang makakaharap nila sa next round. Habang ang Hornets naman, laglag na sa tournament mga bro. 6 na players sa Pacers ang merong at least 14 points. Pinangunahan ng 23 points ni Brissett, 21 ni McDermott, 16 ni Brogdon at 14 points naman para kay Sabonis. So yan lang para sa video update natin sa laban ng Indiana Pacers at Charlotte Hornets. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro!